Hello sa lahat. Ang mensahe ko na ito ay mahaba. Sa pamamagitan ng isang mensahe ay ibinahagi at inamin ng guro na si Norlin na siya ay positibo sa COVID-19. Umpisan ko na ang pagkwento. Ako po ay COVID positive. Opo, tama ka sa nabasa mo. Maging ako man ay nagulat din kung paano nangyari. Mayo a uno nang magsimula itong makaramdam ng pananakit ng katawan. Ilang araw niya rin itong naranasan. Nagising ako ang sakit ng balakang ko. Nung umihi ako, hirap. Sabi ko, UTI na naman. Sinabayan pa ni menstruation. May 2, day 2. Ganun pa din. Masakit. May kasama na chill lagnat. Mayo a 5 nang makaramdam na umano siya ng paninikip ng dibdib. At kinabukasan ay kusa na itong nagpa-check up sa isang pribadong ospital at nalaman na positibo siya sa COVID-19. May 5, day 5. Bigla nag-iba pakiramdam ko. Masikip dibdib. Hirap huminga. Yung parang hapong-hapo ka. Day 6, May 6. Mas nahirapan na ako huminga. Kaya naisipan ko na talaga magpa-check up. Ibinahagi rin ni Norlin na hindi biro ang kanyang dinanas bilang pasyente. Pilit umano siyang lumalaban, pero ang kanyang katawan ay unti-unti nang humihina. Sana makita ko pa kayo muli. Nakita sa mata ng mga nurse kagabi ang pag-alala nila sa akin. Lagi nila sinasabi, "Laban lang, ma'am, ha? Lumalaban ako kasama si Lord. Kaya lang ang aking katawan, medyo nahirapan talaga." Ilang mga katrabaho ang kanyang tinanggihan na dumalaw sa kanya dahil iniisip nitong posible siyang makahawa sa iba. At sa huling bahagi ng kanyang mensahe ay ipinaabot nito ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga nakasama. Gayon din ang kanyang mensahe sa mga kababayan na seryosohin ang pagsunod sa minimum health protocols dahil hindi basta-basta ang sakit na COVID-19. Ma'am Norlin Caridad, magbibilin sa inyo. Lagi maging masaya sa bawat araw na ikaw ay malakas pa. Mas manatili sa loob ng bahay o classroom. Di natin alam kung sino sa kanila ang may dalang virus pala. Laging mag-pray. God bless sa lahat. At nitong Mayo 9 ay binawian na ng buhay ang guro. Marami sa mga mahal sa buhay nito at mga estudyante ang nalungkot sa balita. Isa lamang umano ang istorya ni Norlin sa mga patunay na ang sakit na COVID-19 ay totoo at maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng isang individual. Samantala, walang naidagdag sa aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero una nang sinabi ng Ospital ng Palawan at Incident Management Team na ang dahilan nito ay wala pang maisasailalim sa RT-PCR test hanggang ngayong araw. Dahil isinasailalim pa sa preventive maintenance ang Gene Expert COVID-19 laboratory ng ospital. Kasi nitong starting ng Monday hanggang Wednesday, Monday to Wednesday, merong maintenance check ang molecular lab ng laboratory ng Ospital ng Palawan. Yung mga pati kasama na doon, yung mga gene expert machines na ginagamit. So, hindi kami makapag-test ng RT-PCR sa ating mga COVID suspect o mga COVID probable. Pero hindi umano ito nangangahulugan na po pwede nang magpakampante ang mga tao. Dahil ang virus ay nasa paligid lang at posibleng tumama sa isang individual kung hindi mag-iingat. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.